Kahit sabihin ang magulang natin na wala silang favoritism, meron at ramdam mo yun. Katulad pag pinapalo kami, sa kapatid ko, hanger. Pagdating sa akin, electric fan. Sarap. Pero bakit kasalanan ko parang kasalanan ko? Alam mo, ang pinakamaganda sa movie na ito, pinakita dito ang reality of being a family. May saya, may lungkot, may victory, may losses, may pagtatampuhan, may galit. Those imperfections makes the family perfect. Sabi na magulang natin na wala silang favoritism. Meron at ramdam mo yun. Katulad pag pinapalo kami, sa kapatid ko, hanger. Pagdating sa akin, electric fan. Kung ako ang tatanungin kung kaninong characters ako nakarelate, is yung kay Tony Gonzaga. As an OFW, ayoko nang maramdaman, ayoko nang malaman yung mga frustrations, problema, disappointments, o ano man nangyayari sa akin masama sa pamilya ko sa Pinas. Nakarelate ako sa story ng Four Sisters and Wedding, lalo na sa role ni Tony bilang isang OFW. Mostly, yung mga ganap niya na halos na-experience ko na din. Gusto ko po yung part doon sa scene na nagsusumbatan sila magkakapatid and also nandun din yung mom nila. Are you saying that I'm unfair? No, Ma. I'm saying you have your favorites. Ako kasi naramdaman ko na din yan. Nasabi ko din sa parents ko na bakit ganun kayo tumiling sa kapatid ko. Binibigay niyo lahat. Lagi kayo nandyan para sa kanya. Then they told me na we trust you more. This movie always makes me feel loved by my family. The respect and the trust of my parents is always there. Kaya pinagbubutihan ko araw-araw. And hope this film will inspire more people like me. All throughout the movie, medyo tumatawa ako na umiiyak. Kasi parang I see my sisters back when they were kids and they're fighting about, you know, silly stuff. It's the same. Pag-aaway-awayan ba natin to ngayon? Why do I even have to take side? Okay na, talo na ako. Talo na. And I cried over the confrontation part. Lalo na yung kay Bella na she said to her siblings na bakit galit kayo? Bakit parang kasalanan ko pa? You can really relate if you actually grew up in a Filipino family. Parang gustong ipahatid sa atin na dapat intact yung pamilya. Hindi kailangang mag-inggitan, hindi kailangang magsisihan sa bawat pagkakamali ng meron ng bawat isa. Kailangan may komunikasyon para magkaintindihan, magkaunawaan. Four Sisters and a Wedding, siguro for me would be my favorite family movie na Filipino. Probably because it's very, very relatable. Well, I come from a big family and I know how it is to be part of a big family and how there are different personalities you're dealing with. And with different personalities, it's inevitable that sometimes may conflict. And at the start of the movie, you would think that the movie is about the brother getting married and this new person joining the family as he gets married. But later on, you realize that it's actually these individual conflicts that yung sisters have, and it's something that can be resolved through communication. And I guess that's why I love the movie so much, because it deals about resolving conflict. And as Filipinos, we like to see our families together. We like to see our families na maayos. You know? That's why I really like this movie. And I look forward to watching the prequel of the movie. Mag-aaral ka sa New York? Shortlist ako sa isang student exchange program. Ate! Wow! Alam mo, hindi ka iiwan ng pamilya mo through your highs and lows. Kaya dapat, we should love, we should grow as one big happy family.